Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ano nga ba ang kasong maaaring kaharapin o anong sanksyon ang maaaring kaharapin ni Miss Alex Gonzaga sa kanyang ginawa no sa isang waiter na kung saan ay nagsilbi sa kanyang kaarawan no sa kanyang ika-35th birthday. Ayan, so panoorin nating mabuti yung naganap at tingnan natin yung legality ng mga pangyayari. Okay? So mayroon din isang abogado ang nagpaliwanag sa kung ano ang maaaring kasapitan ng ginawa ni Miss Alex Gonzaga. Bago dyan, ay sumulat na ang isang showbiz broadcaster and writer na si Peter Ledesma no at kinlarify po ang nangyaring paglalagay nga ng cake no icing ng cake ni Miss Alex Gonzaga sa waiter noong kanyang kaarawan. Ayan, so nagpaliwanag na po ang showbiz broadcaster at ayon sa kanya ay kumbaga kaibigan di umano ng Gonzaga and Soriano family yung waiter na si Alan. Okay? So, pero bago dyan ay ano nga ba? Maaari nga bang kasuhan? Nararapat bang kasuhan si Miss Alex Gonzaga? Okay, so ito yung kabuuang liham o sulat ni Peter Ledesma sa Fashion Police. Hi and good day, Sir Michael of Fashion Police. This is Peter Ledesma, entertainment columnist and vlogger and longtime publicist friend of Gonzaga family. Favor, may I clear the issue regarding Alex Gonzaga viral birthday video and the waiter, Alan? Ayan, so this Alan, one of the waiters of Lorabel Resto and Catering Service in Valle Verde, Pasig, is a friend of Mami Pinti Gonzaga and Soriano family. Kaya majority of the hey, event attorney, of Gonzaga and pinahiya Soriano at pinahiran ako ng cake frosting sa harap ng maraming na tao. Can I sue the person who did this to me? Yes, you can sue this person and pwede siyang makulong sa ginawa niya. This crime is called slander by deed under Article 359 of the Revised Penal Code. The punishment is imprisonment for 4 months and 1 day up to 2 years and a fine of 20,000 pesos up to 100,000 pesos. The Supreme Court has stated that slander by deed is committed when an act causes dishonor, discredit, or contempt upon another person. This is libel committed by actions. Yung ibang mga examples nito is slapping someone in the face or spitting on them in front of many people. And no? That this action caused dishonor, discredit, or contempt upon that person or napahiya siya. So, you can definitely sue that person na nagpahid sa'yo ng icing or frosting ng cake, not only because this is a crime, but also because you deserve respect and a sense of dignity no matter where you are in life or whatever social standing you have. Always remember that. Malamang, malay mo, di ba, planado dahil nga for vlog purposes. So, pakinggan naman natin yung paliwanag ng isang abogada. Okay? Kasi para sa akin mababaw na ano lang siya, mababaw na dahilan para i-bash si Miss Alex Gonzaga. Lalo pat hindi natin alam dahil sa panahon ngayon para kumita tayo ng pera, gagawin natin ang lahat. Gagawin natin kung ano yung nararapat para panoorin, para tingnan, para maging trending yung video na ating ginagawa. So we really don't know if this discussion between between the Alex or the waiter is like planted or planado, hindi natin alam. Hey attorney, pinahiya at pinahiran ako ng cake frosting sa harap ng maraming tao. Can I sue the person who did this to me? Yes, you can sue this person and pwede siyang makulong sa ginawa niya. This crime is called slander by deed under Article 359 of the Revised Penal Code. The punishment is imprisonment for 4 months and 1 day up to 2 years and a fine of 20,000 pesos up to 100,000 pesos. The Supreme Court has stated that slander by deed is committed when an act causes dishonor, discredit, or contempt upon another person. This is libel committed by actions.
Yung ibang mga examples nito is slapping someone in the face or spitting on them in front of many people. And that this action caused dishonor, discredit, or contempt upon that person or napahiya siya. So, you can definitely sue that person na nagpahid sa'yo ng icing or frosting ng cake, not only because this is a crime, but also because you deserve respect and a sense of dignity no matter where you are in life or whatever social standing you have. Always remember that. Ayan, so ito na nga yung tungkol sa sibuyas. So, well, anyway, ayan. So, base naman dun sa paliwanag ni attorney, no, yung babaeng nagsasalita sa background, no, tama naman po si attorney, may kaso, no, merong kulong, merong money na involved, pero hindi lang niya nilinaw, no, kulang para sa akin, nakukulangan ako dun sa kanyang payo bilang abogada, no, para sa akin, ha, bilang abogado, no, bilang abogada, dapat sinasabi niya, dapat kinaklaro niya, dapat sinabi niya dun sa video niya, provided, no, provided, no, provided kung ang lalaki o ang waiter na si Alan ay magrereklamo, provided na kung si Alan ay hindi kasabwat, provided na hindi nagkasundo si Alex at si Alan na magkaroon ng video, pwede ngang makasuhan si Alex Gonzaga, pero kung wala, wala.